sa'yo na. Baka nakapag-checkout na siya sa hotel sa mga oras na to. Hindi ko nga alam kung saan siya hahanapin. Okay. Pasensya na sa nangyari sa ulo mo. Hindi ko sinasadya. Kailangan lang naman kita makausap. Kapag hindi ako nakabalik agad, hahanapin nila. Kaya nga didiretsuhin na kita. Simpleng palitan lang naman to ng impormasyon. Sabihin mo lang sa akin ang kailangan kong malaman. At may gusto lang din akong ipasabi kay Faisal. Anong kailangan mo? Bibigyan kita ng $10,000 na cash. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Wala ka namang pagpipilihan eh. At kapag nagawa mo na ang gusto ko, bibigyan kita ulit ng $10,000 dahil nagustuhan kita. Sabi mo, 5 minuto ko lang? Tingin ko yun lang ang kakailanganin. Sige, anong kailangan mo? Hello, Oasis Hotel? Si Dr. Graham ito, nag-checkout na ba ang mag-ina ko? May mensahe? Pasok ka, please. Ano pang ginagawa nyo rito? Sabi ko huwag kayong ihinto, dire-diretso lang kayo. Ayaw niyang maiwan ka. Hindi kayo ligtas dito. Hindi rin kami ligtas sa labas. Isa pa, kakailanganin mo ng malalakas na baril. At alam ko kung saan makukuha yon. Paano ang bata? Sino magbabantay sa kanya? Pwede ko siyang bantayan. Mabalik din kami kaagad. Ayos ka lang ba rito? Baka bait ka. Pag-alis na sa sasakyan. Alam ko nang gagawin. Good luck. Salamat. Mag-iingat ka. Yung Amerikano. Nagpatala ng babae para akitin ako. Nakita mo siya? Alam ko kung nasan siya. Mas tama na sabihin kung saan siya pupunta. Ano? Paano? Pinilit ko magsalita yung babae. Pumalat siya pero... Yung may-ari ng restaurant. Pinatotohanan niyang sinasabi nito. Dapat tingnan pa rin natin yung lugar, Colonel. Sige. Kung totoo na ito, Ivo, sabihin mo sa akin. Bakit napaka-tilting ang itsura mo? Ito nga nung nagkakadungon na ano, kay kutig-tutuan. Hindi ko sinasadyang saktan siya na sobra. Pero, napatay mo siya. Napahanga mo ako, Ivo. Hindi na niya masasabi sa Amerikano na hinahanap natin siya. Ilang taong may bibigay mo sa akin? Sapat na ang 5. Ikaw nang bahala, Zimmy. Pwede bang maligo muna ako, Colonel? Bilisan mo. Ngayong Miyerkules.